Kim Molina. Ako naman po si Gerald De Polis. At ito po ang... The Comfort Room! The Comfort Room! Comfort Room, Kimmy, nagpo-podcast na tayo. Yay! May podcast na tayo sa wakas. Lahat ng kadaldala natin sa bahay, di ba? Tutuloy pa ba natin? Wag na. Hindi ko alam. Bakit ba... Ito, bakit muna The Comfort Room? Hindi ko, pag nakikita kasi kita, Kim, lagi kong pakiramdam ko nasa comfort room ako. Bakit? Basta. Hindi! Bakit nga The Comfort Room? Hindi, ano, hindi kasi sa comfort room, di ba pag nasa banyo ka, sa tingin ko, personal kasi ang banyo. For example, ako, particular ako sa banyo ng bahay. Kung bibili ako ng bahay, kailangan pagtuunan ko ng pansin yung banyo. Bakit? Kasi doon ka naguhubad eh. Tama. Diba? Doon ka naguhubad, doon ka naglalabas ng sama ng loob. At saka doon ka rin nakakapag-isip-isip, diba? Saka lahat, kababalaghan, lahat. Mm-hmm. Lahat ng ginagawa, lalo na sa aming mga lalaki, lahat gagawin mo talaga doon sa banyo. Anong ginagawa mo sa banyo? Oh, diba? Hindi ko na kailangan sabihin. Kasi ako lang yung nandun. Kaya siya the comfort room. Kasi hindi. You feel the most comfortable when you're in the comfort room. At saka 'di ba pag umaga parang doon mo rin naiisip yung ano, may time ba na kapag nagising ka 'di ba tapos babanyo ka. Oo. Tapos doon mo iisipin yung napanaginipan mo. Oo, totoo. Parang oo nga. 'Di ba? Parang hala, bakit ko nakita 'yon? O kaya bakit 'yon yung napanaginipan mo? Correct. O kaya mga decision mo sa buhay, konektado ba 'yon doon? Oo, tsaka ano, parang pag nasa banyo ako, usually mas mahaba yung reflection ko kaysa sa Jebs. Oo, kasi yung Jebs naman pag lumabas na yun, na yun eh. Diba? Pero yung reflection mo, nanganganak. So parang it's the most... Nanganganak siya eh. So to speak. So parang it's the yung most intimate area. Kaya napili natin siya na ang ating podcast title ay The Comfort Room. The Comfort Room. Diba? Pag may gusto kang kausap, pag may kausap ka sa telepono, tas ayaw mong marinig ng iba, si Air kagad. Diba? So kapag... Pag yung mga teka. So pag may tumatawag, laging pumupunta sa comfort room. Oo, pag ayaw mo iparinig. Ito tanong lang naman ah, yun. Asking for a friend ah. Oh. May time ba na pumasok ka sa loob ng banyo para hindi marinig ng kasama mo sa bahay yung pinag-uusapan nyo? Madami. Madami, Ben. Ikaw, hindi mo ginawa yon? Hindi. Ikaw. Oh. Ginawa mo ba yon para hindi marinig ng kasama mo sa bahay ang kausap mo sa phone? Oo nga, kakasabi ko lang. Ginagawa ko nga yun. Kailan yung recent? Wala. Yung may recent Kimmy, date? Kung itatanong mo kung may kinausap ako sa banyo para hindi mo marinig, wala akong ginawang ganun. Ikaw ba yun? Ang pinag-uusapan natin yung title. Okay. Hindi, nanilinaw ko lang naman vibe ito. Okay lang. Hindi, yun nga eh. Hence the title, The Comfort Room, para mapag-usapan natin yung mga bagay na hindi mo basyadong pag-uusapan sa labas. At saka yung parang meron kang takot kung isi-share mo ba to. Oo, at saka diba? Parang mas honest ka. Pag nakahubad ka na sa isang lugar, ewan ko na lang kung di ka pa maging honest. You are very, you're already stripped off, ika nga, di ba? Kapag syempre, well, hubad ka. Anyway, that's why the title, The Comfort Room, thank you very much sa ating mga listeners. Mga listeners! Ang dami nila! Hello! First episode, mga Hello, listeners! Ano to? Speaking of listeners, we are available on Spotify. Yes, at sa kung ano-ano pang podcast streaming network. Ano bang, paano sinasabi? Kasi di ba meron tayong Kim Jet TV sa YouTube? Sabi natin, like, share, subscribe. Like, share, subscribe, di ba dito? Dito, sabihin mo, follow and share para updated kayo sa mga latest episode uploads namin. Okay, follow and share. Alright, okay. Let's do this, Kimmy. Ba unang topic natin ngayon? Cheating! Yay! Wala nang buwelo eh. Wala. Ito agad, cheating tayo. Bakit ba nag-cheat ang mga tao? Why do people cheat? Okay. Naniniwala ako na ang cheating is a form of escape. Why? Dahil cheating starts in small beginnings. Oy, may iba't ibang klase ng cheating ba? May iba't ibang klase ng cheating. Baka kasi syempre ang ating mga listeners, may sasabihin nila, may cheating sa school, may cheating sa ganito, may cheating sa... Hindi,
straight to the point na tayo. Bakit may nag-cheat sa relasyon? Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Tsaka relevant siya ngayon. Oo nga. Ang dami. Tsaka parang... Bakit kaya? Relevant siya ngayon. Ang daming meme regarding that. Ang dami nating... Siyempre, wag na natin banggitin yung mga pangalan ng mga kasama natin sa industriya. Pero uh-oh, dahil sila yung nasa spotlight, yes, ika nga natin sa industriya bilang artista, under the microscope din tayo, automatic pag may nangyaring cheating o kahit uh-oh hiwalayan or pag-aaway man lang, pag-uusapan ka agad dyan sa social media. Kaya nga, wala tayong dropping names. Tama ka dyan, Gerald. Tama. Wow, Gerald. Copy that, partner. Napaka-formal naman ito. Kumaka-formal kapag nakita nila yung trailer natin, naka-bathrobe lang tayo tsaka banyo yung likod natin. Hindi ko ano alam. Okay, so anyway, V, ikaw ba? Yun nga, I think cheating starts with small, in small beginnings. Ano ba? Ano bang tama? In small beginnings. Cheating starts with small, in, nagsisimula. Sa maliit na bagay. Hindi, yun nga. Ano, kasi, ano ba cheating sa Tagalog, V? Pandaraya. Pandaraya? Pandaraya. Oh, nandaya. Bakit kapag sa relasyon, panloloko? Hindi ko rin alam eh. Kasi cheating means, yung cheating is the act of doing ng pandadaya. For yes example, you cheated. Like, I'm supposed to be your partner. You cheated on me. Nandaya ka. Dapat tayong dalawa eh. Dinaya mo ko. Andaya mo naman eh. Tayong dalawa to eh. Parang ganun yung idea nun, di ba? Okay. So I think nagsisimula sa maliit na bagay kasi for you to cheat, kailangan mo ng ekstrang lakas ng loob. And for you to just don't give a damn. Ikaw ba merong ano? Like for example, ito weird. I mean kasi magjowa parang tayo, no? Yung topic pa lang weird na para sa atin dalawa. Oo, kasi magjowa tayo. Tapos kasi ang dami din na nababasa ko sa comment section ng sa Facebook pages natin. Meron sila laging ito na talaga yung pambato ko pag kayo naghiwalay pa, yung ganyan. Correct, ano kaya? Ano kaya nag-aaway pa ba kayo, ganyan? Ikaw ba? Tatanungin kita bilang tropa kasi kaming dalawa ni Gerald, tropa kami before kami na maging magjowa. Tropang naglalandian yung ganun. So naging magjowa na kami. Nag-uusap talaga kami ng ganito sa bahay. I-share lang din namin sa inyo. Anyway, ikaw ba? Have you ever cheated before? I have to be honest here. Uh-huh. Wow, disclaimer. Pag may disclaimer, formal. Have you ever... So alam mo na yung kasunod. Nag-cheat ka na? Oo. Talaga? Siyempre. Anong ginawa mo? Like, paano ka nag-cheat sa kanya? Ako detalye? Ba to? Ako ba to? Hindi naman ako hindi, to. Hindi, hindi ikaw. Ang detalyado. Gusto mo yung, hindi, ang casual lang? Ako ba okay, to? Okay, pag mag-couple, tapos, kasi, ito yung maganda sa pinag-uusapan natin eh. Uh-uh. I bet there are, I don't know kung gaano kalaking porsyento ng mga couple ang napag-usapan, ano na tanong. Yes, kasi may takot. Lang, may, takot may takot kasi. This is taboo eh. Kasi usually, B, gusto ko lang din i-share sa'yo, no? Once na, ewan ko, feeling ko ganito kasi most of my friends when we talk about it, like yung mga experiences nila, that sometimes meron silang sinasabi na bakit hindi nyo pinag-uusapan, ganyan. Tapos nasasabihin ng friends ko, ayoko kasing itanong kasi feeling ko gagawin niya sa'kin. Ay, ang ganda. Ganun. Diba? May ganun pwede. Oo, may ganun ang babae na feeling nila. Minsan, yung ibang friends ko, I'm not saying everyone, kasi ako honestly, meron akong takot. Uh-oh. May takot din ako nung umpisa, ganyan. Pero yung ibang mga friends ko, ayaw nilang tanungin kung nag-cheat ba yung jowa nila dati or nagkaroon ng experience na ganito. Kasi papasok sa utak nila, nagagawin yun sa kanila. Pwede, pwedeng diba? Pumasok pero ako, sa utak ina, nila, ang actually. Sinasabi ko lang dun sa friends ko, sometimes it's not really like that. Sometimes it's different faces of the guy, of his personality. That's what I think. I mean, correct me if I'm wrong, but then or, sometimes we learn from the things that we did before. Yes, yes. So it's not necessarily na gagawin din yun nung lalaki sa'yo. Tsaka if you don't acknowledge the truth itself, yes, you won't be able na ma-appease siya. Oo. Hindi mo siya makukom... Kasi kailangan mo kumprontahin yun eh. Hindi naman kailangan na, tayo na, una kong tanong sa'yo, nag-cheat ka ba? Hindi naman ganun. Agad-agad. Hindi naman agad-agad. In the long run, kailangan yung mapag-usapan as an adult and as best friends also bilang yes partner. So ako, aaminin ko, dati, kasi lalo na pag binata ka, kapusukan mo,
I'm not making excuses. I'm not patronizing cheating or whatever. I'm just, this is based on my in my honest opinion na ako po ay honest na oo, ginawa ko. Bakit mo ginawa? Kasi nung bata ako, mas I think dahil bata ako in general or baka ako lang to na mas less ano ko, confrontational. Tama ano ba? Tama ba 'yon? Confrontationalist oo. Or mas confrontational. Oo, hindi ako mas confrontational. So sometimes there's parang maybe may problema na sa lalo na bata ka. Na hindi nyo napag-usapan. Tsaka bata. Oo, bata. Yung tipong, andito na to. Andito na tong oportunidad na to. Okay. Hindi naman niya malalaman. Uh-oh. Alam mo yung may ganun ka, tapos you wanna experience things in your life na... Is it just because of like yung physical aspect, ganyan? Nagsawa ka dun sa ex mo, tapos nakakita ka ng mas maganda. Part, ganun ba? As cliche as it sounds. That ganun can din be ba? Part of the some of the reasons. Kaya pwede siya maging rason. Actually. Wow. Oo, pwede siya maging rason. Pwede kasing, yun yung sinasabi ko eh, madedevelop sa simula pa lang, like pag nag-cheat ka sa exam, lakas ang loob yun. Ang hirap kaya, aminin mo, nung bata ako, nag-cheat ako sa exam. Pero yung pinakaunang beses kong mag-cheat sa exam, iniisip ko yun. Iniisip ko yun mga isang oras, dalawang oras bago mag-exam lakas kung lakas ng loob talaga. Mag-cheat ba ako? I-cheat ko ba to? Tapos lakas ng loob kasi meron ka na. Wala, hindi ako nag-aral eh. Okay. Hindi ako nakapag-aral ngayon, hindi ko na-aral. So wala, kasubuan na to. So yung lakas ng loob mo na isipin na kasubuan na to, andito na ako eh. Okay. Doon siya nagsisimula. Pero alam mo, hindi lang naman ano eh. I mean, totoo. Like, sa buong mundo ang sasabihin, hindi, lalaki yan, manaloko yan, yan. Pero guys, hindi ah. Ako bilang babae, meron din talaga mga babaeng nag-cheat. Oo, may mga kilala akong ganyan. Meron talaga. Ako, meron din akong kilalang ganyan. Kung tatanungin mo ba ako kung nag-cheat ako, tanungin mo naman ako. Dalawa lang naging boyfriend mo, itatanungin pa ba kita? Ako pa yung pangalawa. Kawawa naman yung ex ko. Diyos ko po. Huwag na natin pagkwentuhan yun. Baka may maungkat ka pa dun sa ex mo. Nakakaawa naman. Hindi. I mean, ako, personally, hindi ba ako nag-cheat? At hindi ako mag-cheat. Well, ayoko yung may pa. Sorry. Text mo ako ha. Pag... hindi. I've never cheated before. Kasi... Ayun nga, tama kasi sinabi mo kanina, lakas na loob. Wala akong lakas na loob ng ganyan. And at the same time, kasi ano ko eh, one man woman, tama ba? Oo, one man woman. One man woman. Tapos hindi ko, pero meron akong mga friends na tinanong ko, bakit mo yung ginawa? Friends na babae ah. Narik, bakit ka nag-cheat dun sa jowa mo? Ano bang meron? Anong ganyan? Kesyo hindi raw siya pinagtuunan ng pansin. Sige, ganito na lang. Isa-isahin natin yung rason. Muna, in general, yes. Ng tao, bakit sila nag-cheat. Magbigay tayo ng isang example. Mga siguro top 3 example or to top 5. Okay. Tapos, pag-usapan natin bakit. Okay. Pwede, no? Tingnan natin. Yung una, ayun nga, hindi nawawala ng oras. Sa oras. Isa't isa. Ito in general to, men and women, nawawala ng oras sa isa't isa. Feeling ko. Okay, oo. Tama, oo. Pwedeng, yan. Actually, yan yung madalas na naririnig. Wala ka ng oras sa akin. Wala, diba? Yun lagi eh. Laging, wala ikaw, yung kausap niya, wala ka ng kasing oras sa akin. Laging puro trabaho na lang yung inaatupag mo. Puro career na lang yung pinaatupag mo. Asan ako sa buhay mo? Teleserye yan eh. O kaya, movie, drama, diba? Tapos yung ano, yung pangalawa. Yung hindi na kayo nagkakaintindihan. Hindi na tayo nagkakaintindihan. Hindi mo ako naiintindihan. Malayo na tayo. Malayo na tayo sa isa. Oo. Yung una, yung ano yun? Wala ka ng oras para walang sa akin. Walang oras? Una muna. Wala ka ng oras para sa akin. Sana sinabi mo. No? Yes. Parang sana sinabi sana mo. Sana nag-set kayo ng oras. Talaga. Kung para, kailan nyo pag-usapan yung oras. Oo, hindi. Yung tama. Kasi ginagawa natin yun, di ba? I mean, we're not saying that we're perfect, but I think it works for us. Yes. Sa 7 years natin, nagwo-work yun for us kasi nagkaroon ng panahon na pareho tayong busy. Totoo. Tapos wala na din talaga tayong oras sa isa't isa. Tapos naging issue din natin yun before. Alungkata na to! Totoo. Oo nga. Di ba? I mean, wala ka ng oras, ganyan. Wala nang time for me, time for
cinema route, you know, we have pero hindi naman tayo umabot sa ganung linyahan. Hindi tayo umabot sa ganung linyahan. I think what happened to us or what's been happening. Wow. Wow. Or ang nangyayari sa atin ay dahil sanay tayo na busy at punong-puno ng trabaho yung oras natin. Bilang artista kasi, wala naman tayong definite time ng pagtatrabaho. Tsaka wala tayong definite numbers per day ng trabaho. Pwede tayong mag-max up ng hanggang 5 trabaho sa isang araw, di ba? So dahil sanay tayo doon, pag nag-uusap tayo, may tendency na mas honest or mas all out tayo sa kwentuhan sa isa't isa. Kaya lang siguro meron tayo mga panahon na talagang na pag-uusapan natin o nagkakaroon tayo ng conversation regarding sa mga bagay na awkward sa ibang couple. Pero yun nga, yung ang naging solusyon natin doon ay bigyan natin ng oras ang isa't isa na pag-usapan na magkaroon tayo ng oras. Yun. Sa nakakalito man siya, pero yun, it worked. It really did. Yung second. Second ay, hindi na tayo nagkakaintindihan. Hindi na tayo nagkakaintindihan. I think it also, I don't know. Hindi na tayo nagkakaintindihan. Unang-unang para sa akin, ang galing no, puro communication. Yung communication yung pinagmumulan lagi. Ulitin ko lang as cliche as it sounds, no? Communication. Pero yun talaga. Unang-una, hindi tayo nagkakaintindihan. Sa tingin mo ba, responsibilidad mo as a partner na intindihin yung partner mo? Ooh. Yes. Yes. Okay. Yes. Why? I mean, hindi intindihin na mag-agree ka sa lahat ng gusto niya, no? Pero intindihin kung bakit yun yung punto niya. Oo, para malaman diba? Kung saan ka nang gagaling. Yes. 'Di ba? It doesn't need na lagi kayong nag-agree. Hindi naman kailangan na lagi kayong isang opinion. Mm-mm. Pero yung intindihin mo kung bakit yun yung opinion niya, malaking bagay yun. Tama. Kasi kung bukas, di mo... Maging bukas lang. Kasi diba? kung isasarado mo yung utak mo na, hindi, ito yun. Tignan mo yung pagkakaiba. Uh-oh. Kunwari, may sabihin ka sa akin. Sabi ka. Wakang tanga. Hindi. Bakit yun sinabi mo? Hindi naisip ko eh. Hindi. Mag-usabi pag kunwari meron kang point, di ba? Kim, hindi. Ganyan. Kung sasabayan ko yun ng hindi rin, parehong hindi... Hindi! Ganyan. Away na yun. Pero kung ang sabihin mo, hindi Kim, ganyan. Tapos ang sasagot sa'yo ay, okay. Bakit hindi? Diba? Kung iintindihin makikinig. Mo, tama, kung nakikinig ka at iintindihin mo yung punto niya, magkakaintindihan kayo. Tsaka kung gusto mong pakinggan ka, matuto kang makinig. Tama. Yun lang yun, diba? Kaya lagi kasi, kang makinig. Kasi it's, wow! Ayop! Okay. Noted po. Pero napansin ko lang rin, Kimi, no? Isa pa sa mga rason, pangatlong rason, pwedeng ipasok na natin to as the third reason. Yes. For... At bago natin sabihin ng third reason, sa mga nakikinig sa atin, ating mga listeners, we're available at Spotify. At sa mga gusto mag-sponsor dyan, hey guys, Bikinimen. Yes. Oh, thank you. Mamaya we're, sabihin natin yan na malinis. Sabihin natin na malinis yan para hindi sila maudlot sa usapan. Okay. Ang tawag dito, ako yung naudlot. Yung third. Yung third reason. Yung third reason, binase ko lang sa first reason na walang oras. Pangalawang reason ay hindi na tayo nagkakaintindihan. Maaring hindi na kapag-usap ng matlino or naliliwanagan okay. Sa isa't isa. There's no time also. Diba? Pangatlong reason ay may kinikimkim. Dahil dun sa dalawa, nabase ko siya dun. Kikimkim muli na. Yes. Sige, ipasok mo yan, Kim. Kikimkim muli. Sige. May kinikimkim. May tinatago. Grudge. So, yung alam mo yung hindi mo mailabas dahil siguro walang time, wala kayong panahon para mag-usap or hindi nyo iniintindi yung bawat isa. Tinatago nyo na lang na parang pag may naririnig ako minsan na may mga couple na natatawa ako. Hindi ko alam kung natatawa o natutuwa. Tapos sasabihin ng couple na, ay, ayan si ano, yung jowa kong yan. Ganyan talaga yan eh. Ano talaga yan eh. Hindi ko nga maano yan eh. Hindi ko nga masabihan. Hindi ko na masita. Ay? Diba parang para sa akin na tinanggap mo yung ganong ugali niya. Does it mean na hinayaan mo na lang dahil tinanggap mo na lang? Or dahil ayaw mo na mag-effort na intindihin, diba?
So may mga ganun din ako eh, pag naririnig ko yung mga ganun. So paano yung ano, di ba may kasabihan na kung mahal mo ang isang tao, tatanggapin mo kung ano man siya. Paano may papasok yun dun? Pag mahal mo yung isang tao, or pag may relasyon ka, mamili ka, kahit hindi lang as partner or as lover, relationship with the family, with friends, with barkada, with colleagues, and everything, well, ilipas na natin yung trabaho. Iba yon. Iba yung professional sa personal. Kailangan mong tanggapin yung flaws at yung perfections para sa'yo. Imperfection and perfections para sa'yo ng tao. Before ka mag-dive into the relationship, I think. You think? Yes. Because I think, ayun nga, I mean, di ba nga yung stages of dating or panliligaw or kung ano man ang tawag nyo ngayon dyan, Gen Zs. Oh, kami millennials kami. Oo nga. Di ba sa umpisa pa lang kikilalanin mo muna? Mm-mm. So alam mo na kung sino siya, yeah. Kung ano siya. Bago ka talaga mag-dive into that relationship, dapat alam mo na kung ano siya. Doon papasok yung tatanggapin mo kung sino man siya. Pero pwede akong mag-disagree dyan, ha? Bakit? Kasi you also will discover the person more sa tagal ng panahon. Right, like us. Oo, hindi siya lumalabas ng first 6 months or first year talaga, sa totoo lang. Okay, so diba? Hence you really have to talk about it. And you really have to, hence, kaya ako nasabi na kailangan tanggapin mo or kailangan tatanggapin mo ba yung pagkatao ng partner mo, okay. Or yung imperfections niya at saka yung flaws niya. Uh-oh. Is because kailangan mo siyang intindihin habang nasa loob kayo at dinidiscover niyo yun sa loob ng relasyon. Kasi kung halimbawa, in-expect mo ganito siya kasi ito yung pinapakita niya ng first year. On the second year, may ganito pala siyang ugali. Susuko ka na lang ba? Hindi mo ba siya bibigyan ng pagkakataon na ipakita niya sa'yo? Doon din talaga masusubok, no? Doon din mo masusubok. Eto, B, since napag-usapan na natin yung tatlong rason, pag-usapan natin yung mga maliliit na bagay kung sa tingin mo ba cheating to o hindi. Okay. Diba? Oh my God. Diba? First app lang to, ha? Kapag ba nag-like o nagpuso sa picture ng pogi or ng sexy magandang babae, is that considered cheating? No. Why? Bawal mag-appreciate, diba? Okay. Bawal mag-appreciate. Paano kung dire-diretsong puso, puso, tas araw-araw, gabi-gabi, pinupusuan mo yung isang ano na yun. Guys, hindi ko sinasabing si Gerald to, no? Pero hindi ginawa to ni Gerald. Hindi niya na ulit ginawa to. Iniiwasan ko rin. May maganda pag-usapan to. Diba, is that considered cheating or not? Is that just the idea? Pag pinusuan, of course, okay lang na, hindi siya cheating kasi pwede, para sa akin, na-appreciate mo, diba? Oo. Pero pag tuloy-tuloy yung puso, 3 buwan na, magtanong ka na. Ganun mo pa kagusto yung picture niya? Na kahit kamay lang niya na may hawak na baso ng kape, pinupusuan mo. Okay. Pwede. Alam mo yung, hence, yung nga yung pinag-usapan natin kanina, pwede ka naman magtanong eh. Pwede ka magtanong ng maayos eh. Pwede, pag nagtanong ka, itanong mo. Walang judgment pag nagtanong ka. Kasi pag nagtanong ka na may judgment, hindi ka ready intindihin siya. 'Di ba? Itanong mo lang. Bakit ano, napansin ko ano, 3 buwan na every day pinupusuan mo yung ano niya. Kasi meron ako nabasa noon na para may nag-status. Na di ko alam kung artista to o model. Nakita ko sa status niya or sa tweet yata na I know you like me when you've liked all of my posts. Sabi niya? Oo, parang ganun. Parang, lahat ng posts ko, nilike talaga. Alam ko may gusto ka sa akin. Kasi diba, I mean, doon mo malalaman. At babae ito. Kung ito, B, kapag dire-diretsong nilike yung pictures, hindi naman buong feed mo doon sa Instagram or kung saan man, picture perfect. Niya lang. Hindi, picture niya lang makikita. Diba random yun? Totoo. Lahat ng pinapollow mo. So pupunta ka doon sa profile. Totoo. Nung depende kung sila babae. Mia Khalifa, talagang puro mukha lang nila. ang luma ah. Ang luma, nag-resign na nga pala siya. Ang luma sorry, ah, may pamilya na yung tao, hindi mo pa rin siya makalimutan. Wow, Kim updated sa buhay ng pornstar ah. May sorry, pamilya guys. Si Mia Khalifa, wow ah.
Dinaig mo ako doon. Hindi ko alam. Charot. Okay, ano pa, Big? Ikaw naman magsabi ng situation. Ako ang sasagot. O sige, pag ang babae o lalaki nagpasama. Babae o lalaki nagpasama. O let's say the person, yung isang person okay. Ay nagpasama. Okay. Sa opposite sex. So opposite sex na may jowa, ha? Okay. Nagpasama somewhere. Okay. Like nagpapasama sa sine, no, may sine pa. Okay. Or laging nag-aaya ng may pa ano, ma friend date ganyan. Friend date. Okay. Or yung mga pa out of town pa nga okay. Eh. Okay, sagutin ko na. Silang dalawa lang, cheating ba 'yon? Hindi. Hindi. Ginagawa namin yun na friends ko. Shout out kay Sam, KP, Arton. Yung mga na... Mga atago sa kanila boyfriends. Hindi, pag dalawa lang kayo. Hindi. Kasi ginagawa din namin yun ni Sam. Oo. Kaming magbarkada. Pero nag-away sila ng jowa niya. Yun nga eh. Yun di ba? No. I mean, it's not considered cheating. I think depende kasi yan sa friendship level. At dun sa understanding nung partner ng friend mo. Okay. Ako feeling ko, kailangan bilang friend na sasama dun sa jowa, magsabi dun sa jowa. Tama. Diba? Tama. Bago magpunta somewhere, kahit mall pa yan or ano, magsabi ka muna, mas cute pa nga pag sa jowa ka una nagsabi. Uy, kahit... Uy, pare, checkin ko lang yung misis mo ah. Ganun ba? Sorry. Yun yung connection ko, depende sa sitwasyon. Okay. Checkin ko lang yung misis mo. Hindi yun. Iba yun. Tulfo na yun. Grabe. Doon may pinakamaraming cheating subject. Sobra. Sa idol ko, Tulfo. Sobra. Na every lunch, idol yun ko si Tulfo ba yun? Napapanood natin. Ilalabas pa ba natin itong episode na to, Char? Ang dami doon. Anyway. Anyway. Tama. Mas maganda yung may pasintabi. Diba? Na, uy, sama ko muna si ano. Pwede ba akong magpasama? Yung ganun lang. Kung hindi pumayag, edi wag. Ayan, diba? Magandang ipasok to sa topic natin ngayon eh. Ipasok ko yung role ng mga kaibigan. Okay? Oh, okay. Responsibilidad ba ng isang kaibigan na itama or pagtakpan ang okay. Pag-cheat ng kaibigan niya? I think it's not a responsibility. Okay. But I think it's somewhat your character already. As ganda. A person. Ganda, oo. It's not, because lahat tayo, hindi naman natin responsibilidad ang ibang tao kung titingnan mo eh. It's selfish siyang totoo mapakinggan. Naman. Pero totoo yun. Pero kasi diba, yung ibang tao, kahit man kaibigan mo, may sarili na yung pag-iisip. Mm-mm. May sarili. Paano siya matututo kung di mo siya hahayaan? Pero nasa character mo na yan kung sasabihin mo ba dun sa kaibigan mo? Di mo siya responsibilidad. Oo. Pero bilang ikaw, bilang... Kung ayaw mo rin mangyari sa'yo yun. Ayaw mo, tama. Ayaw diba? Mangyari yun sa'yo. Sabi mo, uy, pare, ano yan? Uy, mare, bakit gano'n naman ang ginagawa mo? It's your character. It's not your responsibility. Ang ganda nung it's your character kasi ang sobrang nag-a-agree ako dun dahil if you have the proper character or the right character, you'll balance it out in terms of helping your friend. Yes, because if you're gonna think that it's your responsibility, iisipin pa ng friend mo, nangingialam ka. Totoo, at saka, pag hindi mo binalanse, minsan may mga kaibigan kasi na, I'm sorry ah, pero meron akong kilalang mga kakilala or may na-meet ako na tao na, may minsan goal nila talaga pag hiwalayin kayo eh. Oo. May mga ganun tao, di ba? Oo. Na tipong, oh yung ano mo, hindi... I'm sorry, pero nag-exist siya. Uh-uh. Di ba? So, ano ako siya? Ako feeling ko isa sa rason yan kung ba't nagtagal kami ng ex-ko. Dahil? Kasi gusto nila kami maghiwalay. So, bilang ako, rebelde ako. Rebelde ka kasi. Ayaw, hindi kami maghiwalay. Yung pala, tama sila. Wag na natin, grabe, wag na natin bagitin yung pangalan ng ex mo dito. Binanggit mo na dun sa podcast nila, Directonet at JP. Oo, hashtag nga siya ngayon eh. Oo, nakakatawa yung sa Facebook group nila. Sorry na. Naka-hashtag yung sorry pangalan. Na. May apelyido. Sorry na, Deserba. Anyway, ayun nga, B, it's not your responsibility. Kasi papasok din yun since kanina, sabi mo din. Parang teleserye yan lang yan. Oo, totoo. Papasok yung linya na, hindi mo ka responsibilidad. Oo.
Di kita binigyan ng responsibilidad na totoo. Pakialaman ako, bakit mo ba ako pinapakialaman? Eme, cut to iyak rain. Totoo. Tsaka yung diba? Ano ah, yung cheating kasi parang kanina gusto natin pag-usapan kung why do men cheat, di ba? It's not really like that. It's not really like that. So dapat meron tayong trajectory ng pag-uusapan natin na pag-usapan natin yung babae, bakit nag-cheat, di ba? Mm. Para sa akin, same reasons. Yun nga. Same reasons. It doesn't matter kung babae, lalaki, bakla, tomboy. Lalo na ngayon. Kasi bakla, tomboy, lalaki, babae, it's the same reason, it's the same reason. Sa cheating. It's the same reason. Like, either walang time, oras. Hindi naiintindihan, uh-oh. Magkalayo na ng... Kama, charot. Oo. social distancing sa kama. Distancing. Sawa. Yung sawa, may pero malaking factor. May mga ganun talaga, Bino. Yung madaling magsawa, no? Mm-mm. Pero kapag kasi... Ewan ko ah, kung buong-buo kasi yung nararamdaman mo dun sa tao, kahit anong itsura niya, tatanggapin mo. Bakit tayo ito maimik? Ay, ko. I'm sorry, Lord. Bakit ito maimik? Wala, nag-iisip lang ako ng ibang topic. Wala akong problema. Eh, kung ang problema ako, di pinoblema ko sarili ko. Hindi. Sa tingin ko, okay, lahat ng karakter ng tao, ito, lahat ng gagawing desisyon ng tao, lahat ng karakter ng tao ay base sa pinagdadaanan niya. Tama. Diba? Hence, lahat tayo ngayon may pinagdadaanan. Lahat tayo may pinagdadaanan. Dahil dyan, yung factor ng... Factor? Factor? Na factor na ba siya? Yung factor na nasawa ay dapat i-address, yes. Kung pinagdadaanan mo siya. Diba? Kasi nag-e-end up ka lagi sa desisyon ng ayoko na. Diba? Yung desisyon, lahat nga ng action sa desisyon ay nanggaling sa pinagdadaanan. Yun ang paniniwala ko, guys. Ha? Hindi ko tinuturo to na yun ang tama. Pero diba nga, other people, they just fall out of love. Isa rin yun. No, if you fall out of love, dapat ba i-address ka agad yun, Kim? Yes. Talaga? Bakit? Yes. Sige, ganito na lang. Kasi kailangan mo ng grace period, syempre. Ang hirap naman ng, hindi na kita love. baka kasi sa, ano lang yun, sa monthly hormones mo. Parang na-realize ako, minsan, ko, ayoko kitang makita. Every month, di ba, may time ayoko kitang makita talaga eh. Oo, pag during those months, during those times also, ayoko rin kitang kasama eh. Pero mahal kita. Oo. Di ba? Kayun nga, kailangan mo tanggapin yung nangyayaring yun. Oo. May pero choice kapag, ka ba dun? Yung idea na, wow, like, watcher. Like, share and subscribe. Kapag, yung idea na fall out of love ka, tama yung sinabi mo, kailangan mong pag-isipan, kailangan ng grace period. But at the same time, kailangan mo siyang sabihin na. Okay. Kasi lalo mo lang din siyang masasaktan. Totoo. It may be you who fell out of love, pero that person, you're not sure. Mm-mm. So isipin mo na lang yung mga pinagdaanan nyo, di ba? Isipin nyo na lang lahat ng happy memories nyo. Para ba, itatapon mo na lang din ba yun? Yung mga yung alam mo namang mabuti siyang tao eh, di ba? Yung mabuti naman siyang tao, kaya mo siya minahal in the first place. Nagkataon lang na iba na yung daloy ng yung puso. Oo, yun nga yung kim-kim eh. Doon din papasok yung kinikim-kim mo na yung... Lalo na kasi... Dapat talaga walang grudge, Bino. Pag may grudge kasi, ang trajectory lang niya papunta sa sama ng loob. Tama. So nagiging toxic talaga. Tama. At kung masama na yung loob mo, wala ka nang pakialam doon sa tao. Tama. Wala akong pakialam kung magalit ka sa gagawin ko ngayon. Tama. Mag-cheat ako ngayon. Tama. Ganun. Mag-usap tayo mamaya. Wala. Yun lang naman to. Yun lang naman yung... I'm just speaking on their behalf. Okay. Pero tama yan sinabi mo. Kailangan din pag-usapan lahat. Oo. Kasi magkakadikit din eh. I mean, kahit pag-usapan natin kung na-experience mo na ba yun dati, ako kung na-experience ko na ba, or mga friends natin, pareho-pareho lang din yan. Iikot lang yan dun sa tatlo. Diba? Again, hindi kami experts, no? Ito lang naman yung... Hindi, gusto lang namin pag-usapan to.
Oo eh. Nang naririnig nyo. Ganto kasi kami bago matulog. Nasaan pag-usapan bilang couple eh. Oo. Kasi hindi, di ba? Tsaka huwag kayo matakot. Pero wala, iwan ko. Hindi ko gets. May takot eh, no? May takot eh. Lalo ako mga kaibigan ko. Feeling ko kahit lalaki, kasi nakakalalaki yun, di ba? Pag kunwaring, hindi pare, ayokong tanungin kung nag-cheat siya kasi... Ako feeling ko ganun, Bia. I mean, syempre, pag lalaki, hindi yun aaminin. Ikaw ba? Di ba hindi mo aaminin na masasaktan ka? Lalaki ka eh, lalaki. Umuo ka na lang. Oo. Pero ganun yun, pareho lang yun. Mababae o malalaki, equal lang yung... yung nararamdaman natin, iba't ibang levels lang at kung totoo. Paano natin siya ipakita. Totoo. Mas showy lang talaga tayong mga babae. I think, mas... Ako, ganun ako ah. Sa aming dalawa ni Je na lang, sabihin ko. Mas showy ako, mas madada ako. Si Je, kikim-kimin niya yan, pero hindi aabot ng kinabukasan. Iipunin niya ng buong araw, tapos mag-uusap kami ng gabi. Kim, ganito yung ginawa mo. Kim, ganyan yung ginawa mo. Kasi pag-uusapan namin yun at the end of the day kung bakit yun ang naramdaman niya, mas marirealize ko, ay oo nga, mali ako. Pero may natutunan ako sa'yo, Kim, eh. Kasi usually, di ba yun bumata? Yung... bumata? Oo. Tsaka mag-skincare. Wow! Kaya ka ba naka-ano, shower cap? Kaya ako naka-shower out. Actually, natutunan ko sa'yo kasi lagi kong sinasabi sa'yo na kailangan pag-usapan natin yung mga bagay bago tayo matulog kasi ang hirap matulog pag hindi maayos. Pero natutunan ko sa'yo na pwede mo rin tulugan muna. Matulog, pagdaanan na matulog. Itulog mo muna, pag-usapan niyo kinabukasan. Okay, so walang sense yung una kong sinabi dito, huwag niyo palang pakinggan. Hindi, na hindi. Hindi, ano. I always prefer that. Yung sinasabi ko na mapag-usapan niyo na that night. That night. Lalo na naman, lalo kung hindi naman... kailangan natin ng oras. Yung hindi naman ganun kalaki. Tama. Yung kailangan natin ng space. Andali, hindi ko kaya. Kung mga petty things or whatever problem there is, lalo na sa mag-couple, sana maayos na ng gabi pa lang bago magkinabukasan. Sana. Kasi for me, kaya ako nang gagaling dun sa opinion na yun dahil ang hirap talaga itulog sa akin. Talaga hindi ako komportable nang may sama ang loob. Pero yung idea na, wait lang, nababurp ako. Sige lang, nasa CR ka naman eh. Oo nga, nasa CR ako. Inutot ko na lang. Yung ano, yung idea na sabi mo natutunan mo sa akin. Ang rason ko naman doon dahil, yun nga, pag ako kasi emotional sa isang situation or like ngayon at the moment emotional ako, ayoko magsalita ng mga bagay-bagay na pagsisisihan ko sa huli. Mm-mm. Pagsisisihan ko kinabukasan. So sinasabi ko na lang sa'yo na bigyan mo akong oras. Ayoko mo nang kumausap. Uh-huh. Diba? Nagkaroon ng time sa ating dalawa na kailangan pa kitang pilitin eh. Nag-away pa tayo na hindi, kailangan ako kusap. Ayoko nga, kakausapin kita. Pero bigyan mo ako nilang oras. Totoo, totoo. Kasi ganun ako as a person. Na natutunan ko rin naman sa'yo yun. Madami akong kuda. Na pagsisisihan ko sa dulo. Kumbaga, kapag may masabi akong mali, imbis na isa lang ang isosorry ko sa'yo, yung pinaka-pinag-uwayan natin, dadami yung sorry ko sa'yo. Sorry sa ginawa kong ganyan. Ay, sorry nga pala sa sinabi ko. Mm. Diba? Dadami lang, papatong-patong lang. Totoo naman. Naniniwala naman ako doon kasi na-experience ko yun. At eto naman, Kimi, isang next kong tanong is, iba yung era natin ngayon. Bilang millennials tayo, nasa cusp, or nasa gitna tayo na na-experience natin yung old school relationship or yung not really old school but there's no social media, there's no cellphone. Pag na-late ka sa date, late ka sa date. Pag sinabing magkita tayo sa 7-Eleven sa tapat ng simbahan, pag wala ka doon in 30 minutes, putya, ininjan mo ko. Ganun yun eh. Ngayon kasi pwede mag-text. So, ngayon naman, in the age of social media, since napansin ko lang na always trending and always topic yung cheating, especially for the celebrity couples or influencers kasi sila yung fina-follow, sila yung inaabangan ang buhay. Kasi dahil sa social media, everything is a reality show. That's what I've noticed. Oh, no, kahit tayo, no? That's what I've noticed. Like for example, most vlogs, of course, the content is the reality, a day in the life. Tama. Diba? So everything is reality show. So sa social media, nagkaroon mismo ng not just a responsibility but a norm for people or for couples to share their personal life, their relationships, their family, and whatever.
pag naghihiwalay, nagte-trend. Or pag nag-cheat, nagte-trend, naghihiwalay, nagte-trend. Sa tingin ko, may pakiramdam ba ako? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Nanonormalize siya sa akin. Sad. Diba? Parang ang sa akin is, nanonormalize siya, especially, after nag-announce, magkaroon ng ruckus. Wow, ruckus. Nagkaroon ng maingay. Nagkaroon ng ingay. I-N-A-Y. Inay. Nagkaroon ng ingay. Sobrang laking skandalo. Whatever. Humupa. Tapos nagkabalikan. Yung, wala akong problema kung nagkabalikan kayo. Pero kasi ang dating sa akin noon, hindi ko alam. Pwede naman akong i-correct ng mga tao. Okay lang naman. Ito'y opinion ko lang naman. Pero ang dating sa akin, nanonormalize siya na pwede naman pala. Ganun lang kakadali eh. Magbabalik. Ay, diba? Meron din tayo minsan. Ako ha, meron kami mga kaibigan ko na, oh, magkakabalikan din yan. So, at in the age of social media, hanggang saan ang limit mo nang aaminin sa tao regarding your relationship, diba? Gaano ka public mo kaya? Gaano ka public mo kaya, no? Or minsan kasi may mga, sa tingin ko rin ha, gusto mo rin nila eh. Gusto rin nila na... May kilig. Oo, tsaka inaabangan yung love story ako nila. Ako feeling ko... Ako hindi ano ah. Kasi I mean, bilang... Sorry, correct ko lang yung sarili ko. Gusto rin nila na i-public talaga yung pakikipag, yung relasyon nila. Dahil gusto nila, sa tingin ko, inaabangan yung story nila. Sa tingin ko ah, kasi sa ating dalawa kung itatanong mo ako, no? Kasi usually kapag babae, kunwari nalaman, ah may boyfriend na siya. Tapos, syempre, kikilig-kiligin yan. Tapos gusto ng babae yung... Siyempre. Nagtatanong yung friends niya. Siyempre. Nagkataon lang ngayon, nasa sa era of social media. Ang daming mga comments o kaya fans. If we're talking everybody about... Everybody can know it. Yeah, if we're talking about public figure na couples ha. Ako kasi medyo I had to adjust to it. Because I'm used to having relationships na hindi... sobrang private ng relationships ko. Wow, ang dami. Dalawa lang naman. Pero long term kasi. From my ex na long term, tas ikaw long term. Pero grabe Kimi ha. Gusto ko lang ipaliwanag sa mga listeners natin. Apat sila eh. Gusto ko lang ipaliwanag sa mga nakikinig natin. Ngayon ko lang napansin, Mimi, na sobrang extreme pala nung sa relationship mo. Kasi, nung una, medyo tago kayo eh. Aminin na natin. Tagong-tago kami kayo. Kasi bawal kami. Pero imo, bawal kayo. Tagong-tago kayo. Oo. Ngayon naman, sobrang public ng relasyon mo dahil dalawa tayong artista. Yun nga yung ichinichika ko. Sorry, naunahan lang kita. Naunahan mo na naman. Yan talaga, isa pa namin nag-uusapan niya ni Gerald. Pag meron akong sasabihin, uunahan niyang sabihin para isipin niya na siya unang nakaisip. Hindi yun ang rason ko. Ang rason ko, namangha ako kasi... Huwag niyo edit out to ah. Kasi manghang-mangha ako kasi nga na-realize ko ngayon, honestly, ngayon ko lang na-realize. Diba? Ngayon lang. Kung di pa tayo nag-podcast, di ko ma-realize. Amazing! Going back to my kwento. Talaga? Tuloy mo pa? Oo. Charat. Kailangan ko mag-adjust kasi yun nga, hindi ako sanay na public at maraming nakakaalam ng relasyon ko. Oo. Kasi gusto ko sa akin lang siya. Yung parang it's my private little world. Mm-mm. It's my own happiness. Yan yung gusto ko. Totoo. Pero I had to adjust it also. And kung itatanong mo sa akin, kaano ka public? I think kung ano lang ang kailangan at dapat, pero hindi lahat. Totoo naman, dapat ganun. Diba? Dapat ganun. Kaya kung mapapansin nyo sa mga listeners natin, lima na sila by this time. Totoo. Ay, wow, may nadagdag. Nadagdag na isa. Lima na sila. Ano, hindi kami, nagda-day in the life kami sa vlogs namin, but not all the time. Kasi, ayaw nyo namang makita lagi ang mga VOD namin. Totoo. Parang ano lang yan eh. Pwede mong malaman na, nagsaing ka na ba? Oo. Pero wag mo na itanong kung ilang kilo. Oo. Ang galing. Ang ganda. Ang ganda. Ang galing mo dun. Nagsaing ka na ba? Oo, may kanin na. Oo, ilang kilo. Basta may kanin na. Pareho lang naman yung lasa. Oo, hindi mo naman maubos yung 3 kilo. Well, depende. Pero sana isa lang ang ulam. Kung itatago ng jowa niya ang password ng cellphone niya. Mm-mm. At ayaw ipakita sa jowa niya ang nasa loob ng cellphone niya. Sa tingin mo ba, cheating yon at may tinatago na agad? Ako kasi ayaw ko Does it ring a bell? Oo, eh. Hindi, dati ayaw ko talaga.
Ayoko talaga. Kasi? Wala lang. Ayun, makita mo kung anong history ko sa p***. Alam ko naman eh. Yun yung mga bagay. Okay. Yun yung pwedeng dahilan. Yun yung bukod sa kung nag-cheat man, okay? Okay? Yun yung pwedeng dahilan na pwedeng makalkal, di ba? History. Di ba? Yung mga ganun. Hindi, totoo eh. Totoo. Kaya iniiwasan mo rin eh. There are also specific parts, kahit babae o lalaki, may mga gusto, may mga ayaw kang paalam talaga. Meron talagang ganun eh. Ako naman, ang feeling ko, it doesn't necessarily mean that your partner is cheating on you. Hindi ibig sabihin nun, kunwari, meron siyang password sa phone niya. Tapos, tinatago sa'yo. Hindi ibig sabihin nun, nag-cheat na. I mean, may takot sa umpisa, oo. Pero yung... Minsan kasi kailangan din natin ng sarili nating privacy. Oo. Diba? Ako, baka siguro dun lang ako nanggagaling. Isang privacy lang from you. Yung alam mo yun, dahil couple tayo, like everything kasi sa atin ay sinare natin eh. Sinishare, lalo na living tayo, di ba? So, it's just that idea na may isa lang ako na sa akin. I think, pero ngayon naman, for the sake of our 6 listeners, 6 na sila. 6 na? Oo, sa loob na ano, 6 na sila. Wow, nagtawag yung pang 5. Oo, wala lang, napatabi lang. Huwag ka nang umalis, ganun yun lang. Dahil, for the sake of, pero gusto ko lang sabihin sa kanila na, sa 6 nating listeners na, ngayon kahit buksan ni Kim yung cellphone ko or yung laptop ko, okay na kasi napag-usapan na namin yun eh. Oh, tapos yung mga kausap lang ni Gerald doon, kausap ko din kasi isang group lang. Totoo, totoo. Pero alam mo nga kasi yung mga chat group ng The Boys. Yung mga ganyan, di ba? Yung mga chat minsan, group ng Boys. Minsan pag-uusapan yung pre, nakita mo yung picture ni ganito. Ganyan kasi sila, magsisend ng mga kung anik-anik ng picture ng mga oo. Uy, grabe. Wag mo na isama yun. Wag mo na isama okay. Dito yun. Nakita ko, okay lang yun. Pero ayun nga, I mean, yung iba kasi like tulad ng ginawa ni Gerald, if we want to come clean, di ba? Kasi there are certain things that we did in the past, ako at saka si Jay, ganun kami dito sa relationship namin. There was a time na, sige, sumakita yan. Sumakita, ganyan. Tapos kahit ngayon nga, pwede kumakita yung phone niya, ganyan. Pero ibibigay ko rin sa kanya yung gusto niyang privacy. Kasi nga, dagdag, mag-live-in kami, di ba? I think that's the best deal. Yes. I think I would have to agree na yun ang pinaka-best deal. Na, alam mo na may privacy ako sa phone, na phone ko yun. Mm. At alam ko rin na, i-check mo lang yung phone ko when it's important for you to check it. Yeah. Yun lang. Oh. Yung give and take nun. Oh. I think yun ang magandang deal. For at us, saka, hindi ko bahala kayo kung sa mga couple dyan na nakikinig sa atin, bahala kayo kung ganun din gagawin nyo. Pero for us, okay yung deal na yun. Yung idea kasi nun, B, ang iniisip ko din, kasi tayong dalawa, or I think yung mga matagal na magjojowa makaka-relate dito, most of the time, ang decision making nyo, kayong dalawa na eh. Diba? Totoo. As a unit. As a unit na yung decision making nyo. Pero minsan, sa buhay natin, kailangan din natin yung decision making na ikaw lang. Totoo. Diba? So sabihin na natin na sige, meron kang phone and you have the freedom to cheat through texting or through sliding through the DMs. Gagawin mo o hindi? Test of character din yan. Sorry, pakiulit? Kalimutan ko na yung sinabi ko. Hindi, ibig ko sabihin yun nga, as a unit na kayong mag-decision making, diba? Minsan, pagiging individual, kailangan nating mag-decision making ng ikaw lang. Ng sarili mo lang. Mm-mm. By having your phone, na meron kang sarili mong password, at meron kang yung face detection na minsan na itry ko nung tulog ka, hindi gumana. Bakit po ginawa yun? Wala lang. There was a time, charing, mamaya na yan yung pag-usapan yun. Ayun, meron kang nun. Meron kang pagkakataon eh, na pwede kang mag-slide through the meron kang pagkakataon na mag-text nang hindi ko nalalaman. Yeah. Kasi hindi ko, may lock yung phone eh. Totoo. Pero nasa sarili mo na yun. Tama naman. Test of character mo na yun. Totoo. Ay, binigyan niya ako ng freedom. Yeah. Kasi doon papasok yung nasasakal ako. Yung okay. Idea na nasasakal ako, lahat na lang alam mo, lahat na lang umiikot sa'yo. Oo. Pag merong kahit onting maliit na sa'yo lang, kahit password lang yan, ibigay mo na yun sa kanya. Yun yung mini freedom niya. At ako naman, ang ganda lang you're talking in behalf of
the person na na may password or in behalf lock. Of me. Hindi, may password or my lock. Doon yun yung pin. Ako naman in behalf of the partner na gustong tignan yung phone. Hati kasi lalo na sa social media hati yan eh. Hati yan eh. Oh, may magsasabi, may meme pa nga eh. Oo. Na mahal niya ako kasi alam ko password niya. Oo. Sa tingin ko naman pag during the times hindi naman kayo aaraw-arawin, hindi naman lagi. Pag ibigay niyo na yun, minsan yung ibigay niyo na yun, yung pag may gusto, yung pati nga ng phone, ibigay niyo na. Kung wala kayong talaga dinatago, ibigay niyo na. Tama. Oo, kasi kung may ganun din, may ganun din kayong character as a person or pagmamahal or pagtitiwala actually. Tama. Dun sa titingin ng phone niyo. Binibigyan niyo rin sila ng pagkakataon na magtiwala sa inyo. Tama. Kasi hindi magkakalkal yan. Oo. Hindi niyan titignan yung history mo sa site. Kasi ano oo. Eh, di ba? Yung hindi niya titignan kung ano yung nakabookmark sa'yo. Di ba? Ako alam ko kasi nakabookmark sa'yo. Kasi kung alam mo, ano pa nakabookmark sa akin? Anyway. Di ba? Nandoon din eh. Na parang hindi mo na siya bibigyan ng dahilan para mangalkal. Yes. I love it. Ano ba next? Okay, wala. May situation pa ba tayo? Meron. Ikaw naman. Oh, sige. Ako naman. Ako. Sige. Kapag ba may dummy account siyang tinatago? Uy, ganda. Sa Facebook or sa Instagram? Is that called cheating? Okay. Sa ating sitwasyon bilang artista, ang dummy account ay pwedeng hindi cheating. Oo nga. Kasi meron akong may dummy account ako, hindi nyo alam. Ako din. Pero doon, pag nagpo-post ako, walang filter, walang ganda ng focus, walang ganda ng lighting. Ako naman, pag may ganun ako. Wala, post lang. For family and friends. Oo, tapos for kasi, close lang. Oo, yung, well, tanggalin na natin tayo bilang artista. Mm. Yung, in general. Yes, in general. Dummy account. Is it kung cheating? Kung hindi ka naman influencer, hindi ka naman artista, hindi naman business yung business account yung Instagram, ah, sa Instagram mo, bakit dalawa yung account mo? Tama. Diba? kung parehas 200 lang yung nakafollow sa'yo dun, or kung 200 lang yung nakafollow sa'yo, or 300 dun sa isang sa Instagram account mo, ba't magdadami account ka pa? Diba? Tama. May itatago ka. Bakit? Ano yung tinatago mo? Yun nga yung tanong doon. Ano yung tinatago? Feeling ko, iba't iba yung rason. It's not just cheating. Kaya nasabi ko na nakumpara ko sa atin bilang celebrity at saka influencers. Kung may 100,000, ako aamin ako, kaya ako may dummy account. Kung may 100,000 followers ka, may mga post ka na ayaw mong pakita sa hindi mo kilala eh. Oh. Ayoko nga makita mo, hindi ko makatakilala. Lalo na may nagpa-follow siya, 12-year-old. Kailangan ba niya makita yung post mo na nagwawalwal ka sa Bali, Indonesia? Oh. Diba? Ako naman privacy din ng family. Yes. And friends. Like most of the time, kunwari, popost ko may picture kami, magkakasama kaming lahat, ganyan. Eh, ayoko naman na may mag-a-add sa kanila na ibang tao na for their safety also. Totoo. Diba? Oh, lalo for their safety. Mas bata, mas for the safety of the people na kasama ko. Yes. My family, my relatives, kahit yung mga pinsan ko, baka nakikinig yun ngayon, mga pinsan ko minsan pa fame. Sinakubon ko, Jed. Hindi, si ko Jed talaga. Gusto nila ipopost sa picture, ipopost ko sa personal account, sabi ni Kuya Jed, ipost mo sa public page. Bakit? Para makita yung mukha niya. Shower out, nasa LA. Oh, pwede natin pag-usapan yan sa next mga topics natin. Oh, sige, diba? sige. Maganda pag-usapan natin si Jed Soriano sa LA. Pag-usapan natin yung mga kamag-anak. Hindi natin alam kung anong topic lang. Para na rin sa kanilang safety. Yes. At speaking of safety, papasok yan sa topic natin ngayon. It's better to be safe also sa relasyon. Magiging mas safe, mas magiging pakiramdam nung kapartner mo na safe siya sa'yo. If you gonna be able to be kahit papaano transparent or mas open ka sa kanya, yes, sa sasabihin mo para hindi na rin magduda or magselos. Pangalawa, para mapag-usapan nyo ng mga bagay-bagay na maraaring kinikimkim nyo o tinatago nyo.
at hindi na mag-result sa isang toxic relationship or sa mga rason natin kung bakit tayo nag-cheat. Tama. Okay, dami na natin na pag-usapan. Okay, dahil dyan. Ano ang iyong... Wait lang. Ano? Grabe ah. Hindi... Bakit? First podcast, in fairness, wow! Ito ating first podcast, ha? Hindi natin na malayan. Solid, tsaka solid yung mga napag-usapan natin. Ganito talaga tayo mag-usap kasi, kaya shinare lang din natin. Tsaka very comfort room yung usapan natin. Oo, bakit comfort room. Ganito kasi talaga kami ni Gerald bago kami matulog. Daldal kami ng daldal. Minsan, may isa sa amin na, okay na, bukas na natin tuluyan. Tsaka proud ako sa sarili ko kasi hindi ako natae habang nagkukwento ka. Oo, si Kim po ay may ugali na pag nagkukwento ako, parang kumukulo yung tiyan niya. Ang history pala niyan ay, dati pag pinapagalitan siya, sinesermonan siya ng magulang niya. Ang excuse niya, na magsi-CR po ako para lang hindi matuloy yung pagpapagalit sa kanya. Hanggang sa nag-imbibe niya yung sense memory na yun. So ngayon, pag kinukwentohan ko siya, pag umahaba na yung kwento ko, sandali, B, jibs lang ako. It's either that o matutulog ako. Okay, okay. Dahil dyan. Okay. Nandito okay. Tayo sa comfort room, baby. Dahil dyan. Ano ang iyong napagnilay-nilay? Napagnilay-nilayan. The reflections. Habang nakaupo sa iniduro. Okay. Ang ating mga reflections na yes. Nabubuo si Tito sa comfort room ay ako muna. Ikaw muna. Sige, ikaw muna. Oh, minsan susunod ka na lang eh. As cliche as it sounds, lagi kong sinasabi, communication. Laging dapat pag-usapan ang mga bagay-bagay. Kung ito ba ay nararamdaman mo, kinikimkim mo dun sa jowa mo, kung na-fall out ka ba, kung kahit ano, kahit maliit, malaki, pag-usapan nyo yan. Mm. Tama. Natawa ako kahit maliit o malaki pag-usapan. Kailangan pa bang pag-usapan? Tanggapin mo na lang. Anyway. Uy, pwede maging rason yun ah. Anyway. Yun, ah, nice. Na, thank you. Na. Ako. Matino ah. Mm-mm. Pwede mong amuyin. Huwag mong dilaan. Ha? Pwede mong amuyin. Huwag mo nang dilaan. Diba? Hindi ko alam. Yun kasi yung katumba sa akin ng... Bakit? Okay guys, yun na po ang ating episode sa araw na ito. Ito po ang... The Comfort Room! Thank you guys. Please follow and share this para updated kayo sa latest episodes. Marami pa pong episodes to. Thank you very much for supporting us. Bye-bye! Amoy-amoy lang, boy. What?